guys, welcome back po sa ating channel. So, this is Ryle sa Blaze Fire TV. Okay, latest update po sa tutorial po ng ating GCash. So ganito po, kagaya ng nakita nyo dyan sa thumbnails natin. So, pinasimplify at pinamadali po natin yung ating recovery ng PIN. So, mayroon pong pagbabago po sa ating recovery. So, from the previous videos po to po, So, from the previous video ko po, marami po tayong tinuro regarding sa MPIN. So, different ways po yun siya. So, yun po yung baga step by step, hindi pang madalian pero sure to sure. Pero mayroon pong nagbago kay GCash nowadays po. Siyempre po, meron magbabago po yung talaga yung company. So, noon kung mag-recover po tayo ng impin ay pwede lang po anytime, anywhere, any day. So, since po nag-start po yung pandemic, problem po ng ating nation dito sa Pilipinas. So, guys, keep safe po. Kung be safe, stay at home pa rin po. Kahit meron po medyo maluwag-luwag na po yung ating situation ngayon, medyo okay na po. So, back to topic po tayo. So, ganito po ang nangyari. Pag nung nag-start po yung pandemic, so, yung unlimited time po kay GCash ay limited na po. Hindi na po tayo pwede mag-process below 9 AM at saka po pwede lang po tayo mag-process from 9 AM to 5 PM. Below or under or below 9 AM or over 5 PM hindi na po makikita si GCash. So, probably mag-incorrect po yan, probably mag-error, probably hindi po magre-reply ng ating secondary question or follow-up question. But since nangyayari na po talaga yung ganyan na situation po, meron po ako bagong ma-re-recommend po sa inyo, which is nasubukan ko na po talaga to, effective po talaga. Yung depende po kasi, pwede kasi matapos po natin yung process within 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, depende, pinakapantaas pa yung 20 minutes. Depende po yan sa pagsagot nyo sa operator. So, this time we will teach you to recover your impin with just a short period by chatting with the live operator sa GCash. So, pasensya na po yung sa iba, yung dun sa help center, hindi kayo dumaan sa operator. Ang processing natin ay doon sa email. So, medyo matagal-tagal po yan. Kasi, gaya na sinabi ko nga, mayroon po tayong live operator. Saka po, limited po yung staff ni GCash. So, pasensya na po kayo kung di po kayo masagot. Ganito. At saka yung sa SAP. Sa beneficiary, guys, meron po akong correction po sa inyo, ha. Pag ganito po ang nangyari sa inyo, nag-register kayo, pumunta kayo sa SAP, yung last 4 digit ng yung number na niregister nyo, yun po yung impin. So, hindi na po necessary na mag-recovery impin po kayo kasi yung last 4 digit ng ating number, yun po yung ating MPIN recovery. Pero in just in case hindi natin naiwasan na yung mga anak natin, relatives natin, ginawa ng kalokohan yung ating account, so or accidentally ba nakalimutan yung impin, nag-exit kayo sa limit, so within this process po yung bagong tutorial ko ngayon na and a minute, in a short period lang po, ma-recover na po yung MPIN. Basta lang po, sumunod lang po tayo sa rules and regulation ni GCash. So, wag po tayo mag-process ng MPIN below 9 AM. Like, for example, 8 AM or 8:30. Hindi po yan ma-process kasi wala pong operator niyan. So, dapat 9 AM po tayo. Then,
until 5 PM lang, 5 PM lang po pag lumagpas po, 5:30, 5:10. Sorry po, wala na pong operator niya. So dapat sumunod po tayo sa rules and regulation ni GCash para ma-process po tayo ni GCash ng properly. So para no regrets. And one thing, before from Monday to Sunday, si GCash ay magki-cater po sa atin. So ang nagbago po sa new update ay Monday to Friday lang po tayo kasi si GCash hindi na po, hindi, wala pong staff, wala pong nag-online, wala pong nagtatrabaho during Saturday and Sunday. So sorry po sa nagpa-process dyan sa Saturday and Sunday, hindi po kayo mapaprocess ni GCash. And then gaya ng sinabi ko noon, pag once you are smart, TNT or SAN, pag mag-recovery po tayo ng impin, though mayroon pong solution, matagal-tagal po na solution, pero mas better po, i-suggest ko po na TM or globe lang po ang gagamitin po natin. So yun lang po, sana po makatulong po ako guys, and have a nice day and God bless po. Ngayon po, tapusin nyo po yung video ko kasi ituturo ko yung step by step kung paano po mag-process ng mabilisan and short period lang po. Pero kailangan po ha, sumunod po tayo sa procedure po. Sige, yun lang po, have a nice day po. So, time check po guys, it's 8:04. So, titingnan po natin kung ano po yung output sa health center pag below 9 o'clock in the morning. Okay, supposed to be dito sa baba, yan may yung bilog dito, yan, ito po, ito sa baba, yan. Yung lower right side may question mark yan, supposed to be dapat naka call center type, may icon po dyan. So it means pag ganyan pa yan, hindi pa po pwede, wala pa, offline pa po si Chica. So antayin po natin maya maya po, after ilang minutes. So, babalik po tayo kung mayroon bang pagbabago. Sige po. So, as you can see, time check, it's now 10:09. So, lumagpas po tayo ng isang oras. So, balikan po natin yung ating GCash. Balikan po natin ating GCash. Okay. Dito sa left, down below, head center, tap natin yan. Oops, pagka ganyan, balik nyo lang. Oops, wait lang, wala plan data. Sorry. Okay. Tap natin. So, observe natin kung mayroon pang pagbabago. So, kanina po, mga 8 o'clock. So, ganito na po yung logo, ha? So, time check, it's now 10 in the morning. So, lumagpas po ako ng isang oras. Supposed to be, dapat 9 o'clock magbalik po ako for recording. Pero, today, about this time, 10 o'clock. So, yan, nagbago na po yung icon dito sa baba. Ito, parang message. Kanina, question mark to eh. Itong nandito, sa my right side, yung icon dito. Message type na yan siya. Tap nyo lang yan. Then, sa baba, so, as you can see, my live chat. So, tap nyo yan. Okay. So, syempre, before you start the conversation, para mag-start po kayo dun kay GCash. So, type nyo pangalan nyo, email address nyo, at saka yung phone number. Phone number na naka-registered kay GCash, yung sa account nyo. At saka message. I-message nyo si GCash kung ano po yung problem nyo. Kung nakalimutan ba yung impin, o na-exceed limit pa kayo, o any kind of problem regarding about sa GCash. Pagkatapos yan, tap nyo tong chat. So, tap start chat lang yan. So, yan, start chat lang. Tapos, make conversation with the, kwan lang,
operator. So magtatanong po siya, sagutan nyo lang, share yung problem nyo. At yun lang po. Sana ay nakatulong po ako sa'yo. Kung magagawa nyo po yung instruction ni GCAS, probably pinakamataas, pinakamabilis na yung 5 minutes, pinakamababa na yung 20 minutes na recovery ng MPI. So, okay, thank you guys, have a nice day. And then, kung bago ka pa lang po sa akin channel, paki-subscribe na lang po. Then, paki-click na din yung notification bell button. At kung gusto niyo, nagustuhan niyo po yung video ko, paki-like na lang. At kung hindi naman, paki-dislike din po. Maraming salamat po and God bless.